Movie recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang drama comedy film na Cheer Up, Mr. Lee. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang matipuno at sintusinto na si Cholsu. Nakatira siya sa bahay ng nakababatang kapatid na si Yongso na may-ari ng restaurant. Umiikot lang ang buhay niya sa paggawa ng noodles sa restaurant ng kapatid at pagbubuhat sa gym araw-araw. Mahilig siyang manood ng madramang palabas at madalas ay ipinagmamalaki ang mga muscles niya. Isip bata man, habulin pa rin siya ng mga kababaihan. Isang araw pabalik sa tinutuluyang bahay ng kapatid, huminto sa harapan niya ang isang kotse. Isang matandang babae ang nagtatanong ng direksyon patungong Samsung Park. Napilitan niyang samahan ang matanda sa pagbubuyon ng mga taong kasabay niyang tatawid. Itinuro niya sa matanda ang tamang daan papuntang parke, ngunit patuloy nitong minaneho ang sasakyan sa ibang direksyon. Nang mapagtanto ni Cholso na baka kinikidnap na siya, tinakot niya ang matanda ngunit sa huli ay narating rin nila ang pupuntahan. Natagpuan niya ang sarili sa ospital na nagpapakuha ng dugo para suriin ito. Gusto na niyang umuwi, ngunit nabaling ang atensyon niya sa palabas na drama sa TV. Nakatabi niya ang isang batang pasyente na mahilig ring manood ng drama. Inasar niya ang bata sa pagsasabing kapag madalas kang kumain ng gawa sa harina lalo kang makakalbo. Nainis ang bata kay Cholsu. Ipinilit ng bata na tikman niya ang biskwet. Nagustuhan niya ito kaya't gumanti ang bata at iningit siya. Ilang saglit pa, tinawagan siya ng kapatid na si Yongso dahil hindi pa siya umuuwi ng bahay. Nalaman ng kapatid kung nasaan siya kaya sinundo siya nito. Habang kinukulit niya ang kapatid na ibili siya ng biskwet, tinuro niya ang matandang kumidnap sa kanya. Nakilala ni Yongso ang matanda. Mukhang may matagal na siyang kinikimkim na galit dito. Ito ay ang biyena ni Cholsu, at ang batang kalbo na nakatabi niya sa upuan ay ang anak niyang si Sate Buell na may sakit na leukemia. Ang dahilan kung bakit dinala ng kanyang lola ang kanyang ama sa ospital ay upang suriin ang dugo niya kung tutugma ito sa kakailanganing bone marrow transplant ng anak na malubha ang sakit. Ipinakilala ng matanda sa apo ang kanyang ama, na ikinabigla ng bata dahil isip bata ito. Gayunpaman, makikita sa kanilang mga mata ang kasiyahang nadarama. Matapos ng madramang pagtatagpo ng mag-ama, niyaya ng kapatid si Cholso na umuwi na. Kinabukasan bago umalis ng bahay, kinuha ni Cholso ang pitakan ng kapatid tapos ay nagpasama sa kaibigan na pumunta ng ospital upang dalhan ng biskwet ang anak. Kasabay nito ay pumuslit si Sate Buell sa silid sa tulong ng mga kaibigan nito. Habang naghahantay sa dati nilang inupuan ng anak, napansin ni Cholso ang anak na papalabas na ng ospital. Hinabol niya ito at hinarangan na makababa sa subway na sakayan ng tren. Tinakasan niya ang ama at sumakay sa humintong taxi ngunit nakasakay rin ito. Sa parking lot ng ospital, ini-report ni Mr. Kim kay Yongso na nagpasama sa kanya si Cholso sa ospital, ngunit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin ito nagpapakita. Sumunod ang kapatid sa ospital kasama ang anak niyang pasaway. Napansin naman ang biyena ni Cholso na nawawala ang apo niya sa kama nito. Nagpatay mali siya ang mga kaibigan ni Sate Buell sa pupuntahan ng apo niya. Habang naghahanap, kinumpronte ni Yongso ang matanda sa pagsasabing dinukot na naman ito ang kapatid niya. Sumagot ang matanda na baka ang kapatid niya ang dumukot sa anak niyang si Sate Buell dahil nawawala rin ito. Nakarating ang mag-ama sa terminal ng bus, gusto sanang iwanan ni Sate Buell ang ama ngunit tinanong ng teller kung may kasama siyang magulang. Napilitan siyang isama ang ama sa East Daegu. Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Cholso mula sa kapatid para alamin ang kinaroroonan nila. Sinabi ng anak na huwag ipaalam ang pupuntahan nila ngunit narinig ng kapatid sa boses ng isang pasahero na patungo sila ng Daegu. Nagalit ang anak at pinatay ang cellphone ng ama upang hindi sila matunton. Nagdesisyon si Yongso na sundan ang mag-ama sa Daegu kasama ang biyenan ng kapatid niya. Habang si Mr. Kim naman ay humingi ng pabor sa isang boss ng mga gangster sa Daegu na hanapin ang mag-ama at ibalik sa Seoul. Habang nagmimeryenda, naalala ng matanda ang kalupitan niya at pagmamaliit kay Cholso noong hinihingi nito sa kanya ang kamay ng kanyang anak na doktora. Mahal ng dalawa ang isa't isa kaya nagsama sila kahit walang basbas ng ina ng babae. Balik sa kasalukuyan, nagsimula ng hanapin ng mga gangster ang mag-ama. Narating ng mag-ama ang Lion Stadium. Wala silang inabutan ni isang tao sa loob ng baseball stadium. Ilang saglit pa ay dumating ang nangangasiwa ng stadium. Nagmakaawa si Sate Buell sa lalaki kung pwede siyang makahingi ng baseball na may autograph ni Lee Sung Yep. Nangako ito na bibigyan siya ngunit ngayon ay araw ng Lunes at walang laro.
Pinababalik siya ng lalaki kinabukasan ng 6:30 ng gabi para ibigay ito. Nabigo si St. Bule dahil bukas na ang birthday ng kaibigan niyang pagbibigyan nito. Inisa-isa nila ang tindahan malapit sa stadium sa pag-asang makakakita sila ng baseball na may autograph. Sa patuloy na paghahanap, isang grupo ng kalalakihan ang nagtanong kung anong hinahanap nila. Pinagpalagay ni Cholso na mga kawatan ito. Tinanong ni St. Bule kung may alam silang bentahan ng baseball na may autograph. Sinabi ng mga ito na mahirap hanapin ang autograph ng bagong player ngunit magagawa nila ng paraan kung may pera sila. Di sapat ang pera ng bata kaya hiningi nila ang credit card ng ama niya. Nang makuha ang card, agad na tumakbo ang mga kawatan. Hinabol ni Cholso ang mga ito na takot sa laki ng katawan niya. Naghiwalay ang tatlo hanggang sa marating nang hinahabol niya ang subway. May phobia siya sa subway kaya hindi niya na nasundan ang kawatan. Samantala, natakot si St. Bule sa mga kalapati kaya sumilong siya sa loob ng ATM booth habang hinahantay ang ama na bumalik. Sumunod na eksena, pinuntahan ng kapatid niya ang mga lugar kung saan nagamit ang credit card. Nagtataka sila kung bakit sa mga bahay aliwan at inuman nagagamit ang card. Nagtakip silim na, di pa rin nagkikita ang mag-ama dahil hinahanap ni Cholso ang bahay ng sikat na player. Tinawagan muli ni Mr. Kim ang gangster boss. Sinabi nito na di pa nila nakikita ang mag-ama. Nagbanta si Mr. Kim na dadanak ng dugo kapag hindi nila nahanap ang mag-ama sa Daegu kung saan ginamit ang credit card. Natakot ang boss at nagsabing ipahahanap niyang muli ang mag-ama. Ginutom si Cholso sa paghahanap sa bahay ng baseball player. Nang sisingilin na siya, sinabi niyang nasa anak niya ang pambayad. Doon niya palang napagtanto na naiwanan niyang mag-isa ang anak na may sakit. Lubha siyang nag-alala at naisip niyang maaaring nauna na ito sa bahay ng player na hinahanap niya. Nagbigay na ng ultimatum ang gangster boss sa mga tauhan niya. Alam niya na isa sa mga ito ang nakakuha ng credit card ni Cholso. Nagbanta ang boss na mapaparusahan silang lahat kapag hindi nakita ang mag-ama bago sumikat ang araw. Agad nagsikilos ang mga gangster. Sumunod na eksena, sinamahan si Cholso ng isang lasing na alam ang bahay ng sikat na player. Gayunpaman, naharang sila sa checkpoint. Naalala muli ni Cholso ang anak nang makita ang ilaw ng baseball stadium. Tumakbo siya patungo sa gilid ng stadium kung saan iniwan niya si St. Bule. Umiyak ang batang takot na takot dahil iniwan niyang mag-isa. Nagpaliwanag siya na hinabol niya ang mga kawatan ngunit nakatakas ang mga ito tapos ay hinanap niya ang bahay ng baseball player. Awa at inis ang naramdaman ng anak sa amang mahina ang pag-iisip. Naiyak naman ang pulis na humahabol sa kanya. Dinala sila ng mga ito sa presinto. Patuloy pa rin na naghahanap ang kapatid, pamangkin at biyanan niya sa kanilang mag-ama. Sa presinto, tinanong ng anak kung bakit nakulong sila. Sumagot ang ama na wala siyang pambayad sa kinain niyang tokboki. Nagsabi ang anak na matulog na sila. Dismayado ang anak dahil may sakit siya tapos ay ang kasama niya pa ay ang amang may problema sa pag-iisip. Kinaumagahan, pinalaya na rin ang mag-ama. Nilibre muna sila ng almusal ng police chief na naawa sa kalagayan nilang dalawa. Kumain sila sa sikat na restaurant na kinakainan ng mga baseball player. Naluha si St. Bule nang makita niya ang hinahanap na baseball na may autograph ni Lee Sung Yep. Humagulgol siya habang sinasabi na gusto niya ang baseball. Kinuwento niya ang mga pinagdaanan nilang mag-ama sa daan makuha lang ang baseball. Maluha-luha ang mga tao sa restaurant na nakarinig sa kanya. Di niya alam na nasa gilid niya lang ang sikat na player. Sa wakas ay nakuha na niya ang hinahangad na baseball. Agad na pinuntahan ng mag-ama ang kaibigan ni St. Bule na si Young Jay sa ICU ng Daegu Hospital upang ibigay dito ang regalong baseball. Pauwi na sila sa Seoul, nagpakarga si St. Bule sa ama. Narating ng mag-ama ang bus terminal pabalik ng Seoul. Pagbili ni Cholso ng tiket, inakala niyang natutulog ang anak. Ilang saglit pa, napagtanto niya na wala na itong malay. Agad niyang binuhat ang anak at hinanap ang pinakamalapit na ospital, habang ang kawatan naman ay patuloy na hinahabol siya. Tinuro sa kanya ng mga tao ang sakayan ng tren patungong ospital. Narating niya ang hagdanan pababa ng subway. May phobia man siya sa subway, pilit niyang pinaglabanan ang takot upang maisalba ang buhay ng anak. Habang pababa, nagbalik ang alaala niya noong bumbero pa siya. Isang araw, nagkaroon ng malaking sunog sa loob ng subway. Makapal ang usok na nanggagaling sa ilalim kaya sinabi ng leader na wag muna silang bumaba at mamamatay silang lahat. May isang empleyado ng tren ang nagsabing may mga tao sa engine room na natrap. Agad siyang tumugon kasama ng ibang bumbero at buwis-buhay na pinuntahan ang engine room.
Isa sa mga nailigtas niya sa kamatayan ay si Mr. Kim. Habang nilalapatan ng Luna si Mr. Kim, napansin niya ang biyanan sa di kalayuan na nag-aalala sa anak niyang nasa subway na nasusunog. Napagtanto niya na nasa loob pa ng subway ang asawa niyang buntis. Agad siyang tumakbo at hinila ang fire hose tapos ay sinalubong ang maitim na usok at init ng apoy sa loob ng subway upang hanapin ang asawa niya. Napilitan ang mga kasama niya na sundan siya upang tumulong na rin. Kapalit man ang buhay niya, hinanap niya ang asawang buntis. Natagpuan niya itong walang malay. Isinuot niya rito ang gas mask tapos ay kinarga papalabas. Narating niya ang labasan, ngunit nakasarado ito. Bumalik siya pababa at doon na siya nawala ng malay. Ilang saglit pa, nakita sila ng mga kasama niyang bumbero at parehas silang sinugod sa ospital. Nakaligtas si Cholso at sanggol na nasa tiyan ng asawa niya, ngunit di nakaligtas ang asawa. Nabuhay man, nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Cholso. Sa kasalukuyan, natagpuan ng mga rescue worker ang mag-ama na walang malay sa ibaba ng hagdanan papasok ng subway. Sa loob ng ambulansya, umamin ang kawatan sa kapatid ni Cholso na sila ang kumuha ng credit card. Labis silang nag-aalala sa mag-ama dahil di umuusad ang traffic. Galit na may pag-aalala na inutusan ng boss ang lahat ng gangster na hawiin nila ang dadaanan ng ambulansya. Nagmamadali nilang tinugon ang utos ng boss. Isa-isa nilang pinakiusapan ang lahat ng driver na itabi ang sasakyan para makadaan ang ambulansya. Makalipas ng ilang araw ay naging maigi na ang lagay ng mag-ama. Balik na rin si St. Bill sa ospital sa Seoul kung saan kasama niya ang mga kaibigang may leukemia. Isang araw, nagrereklamo si Cholso sa anak dahil siya lagi ang nagtutulak ng wheelchair. Gusto pala nitong siya naman ang sasakay ng wheelchair at ang anak niya naman ang magtutulak. Masaya si St. Buell sa tabi ng ama at tanggap na niya ang kalagayan nito. Habang nanonood sa lobby ng ospital, pinabuksan ni St. Buell ang lata sa ama ngunit busy ito sa panonood ng drama. Sinubukan niyang buksan ito ngunit nasugatan siya. Di tumigil ang pagdudugo ng sugat ng bata dahilan upang itakbo ito sa ICU. Sinabi ng doktor na kakailanganin ni St. Buell ng transplant ngunit wala ni isa sa pamilya nila ang dugo na tugma para sa operasyon. Kailangan nilang humanap ng donor sa lalong madaling panahon. May problema man sa pag-iisip, naaawa si Cholso sa nangyayari sa anak. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya nabuksan ang lata. Nauunawaan siya ng anak at nagsabing pagaling na siya. Gusto niyang pumasok sa ICU ngunit pinigilan siya ng kapatid dahil bawal pa. Napagtanto niya na hindi pa maayos ang lagay ng anak kaya sinisi niya ang sarili sa pagiging estupido. Naawa ang anak sa pinagdadaanan ng ama. Habang naghihinagpis, inaliw at pinalakas ang loob niya ng biyanan. Sinabi sa kanya nito na magpakatatag siya upang maalagaan niyang mabuti ang anak. Kinaumagahan, inaliw si St. Buell ng mga kaibigan sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga sticker sa glass window na sinamahan ni Cholso. Ilang saglit pa ay nagdatingan ang mga taong nailigtas niya sa sunog. Kumalat ang balita na kakailanganin ng anak niya ng donor para sa operasyon. Nagdatingan ang maraming tao upang ipacheck ang dugo nila upang malaman kung tutugma ito sa dugo ni St. Buell. Sa huling yugto, inamin ng anak sa ama na malayo siya sa ibang ama ngunit hindi niya ma-imagine ang buhay kung wala ang ama sa tabi niya. Sinabi niya rin na masaya siya kapag magkasama silang dalawa. Nagwika ang ama na malaki ang pagmamahal niya sa anak. May kakulangan man ang ama, nararamdaman ni St. Buell kung gaano siya kamahal ng ama niya. Matapos ng transplant ay umayos na ang kalagayan ni St. Buell. Nagbalik eskwela siya kaagapay ng amang mahal na mahal siya. Shoutout kina Joel MH, Ethan TV Gaming, Lara Tan from Butuan City, Pong YouTube Channel, Jamel McCoy, Noralyn Enites, Hiro Ganato from Digos City, Joseph Rapante Alferes from Valenzuela, Giannis Tamikos, Alma Dezolek, Thursday Channel, Donnie Balawa, Asyong Kabilia at Basalyahe Family from Cardo Wala Kamatayan Vlogs, Murayama, Willie Hatico Zeta Phi Omega Zamboanga City, Zeta Aguilaro Chapter Zone 8 Ayala from Annabeth Arsula, Christine Tan, J-Rold Ampalokyo, Roderick Blondo, Mac Loke, 1414 TV, Manette Del Pilar, Tau Gama Phi Palangia Chapter from Brian De Facto, Figama Fidoskelyo ng Bayugan Council from Johnard Bontoyan. Skeptron Omega Bulacan Bulacan Chi Chapter from Cheryl Aurelio. At CJ Movie Recap PH.